Hello guys, sa video na to pag-uusapan natin ang Bitcoin. Paano ba bumili ng Bitcoin? Sa mga di pa nakakaalam, ang Bitcoin ay isang cryptocurrencies na ang ibig sabihin ay digital currency. Kung tayo may peso na pera, kung ang US ay may US dollar, sa internet naman, ito yung Bitcoin. Ang Bitcoin ngayon ay napakasikat na. Nakita naman natin dito sa businessinsider.com, isang kilalang website sa buong mundo. Makita natin dito na ang mga pinakamamayamang tao ay nag-invest na dito sa Bitcoin. Ayan, more than 17 billion combined. So ito yung mga taong yun. Buong mundo, mga milyonaryo, meron na silang Bitcoin. O nag-invest sila sa Bitcoin. Dito rin sa Forbes.com, ang mga pinakamayaman ay meron ding Bitcoin. So bakit ba sila bumibili ng Bitcoin? Bakit ba sila nagka-interesado dito? Kasi ito nga, ang Bitcoin ay ayan, napakamahal ng presyo. Sa ngayon, ang Bitcoin ay nasa $8,000, $7,934. Kung 8,000, kung i-times lang natin sa 50, so 400,000 pesos ang isang Bitcoin. Ayan. So bakit ba? Bakit ba napakamahal? So tingnan natin at bakit ba sila bumili nito? Bakit sila nag-invest nito? Okay, balik muna tayo sa ayan, tingnan natin yung month ng 2017 hanggang 2018, year pala, year ng 2018 at 2017. So ito makita natin, dito simula tayo sa December 1, 2014, ang presyo ng Bitcoin ay $306 or 15,000 pesos. Ngayon, tumaas siya hanggang $20,000 noong December 1, 2017. So, 2014 to 2017, tatlong taon. $20,000. Convert natin. Ayan. Nagsimula siya sa 15,000, naging $20,000 siya. So, magkano ang presyo ng Bitcoin? Nagmula sa 15,000, naging 1,040,000 pesos. So, isipin mo, kung bumili ka ng isang Bitcoin, naging milyonaryo ka noong 2017 na umabot ng 20,000 per Bitcoin. Kung nakabili ka ng dalawang Bitcoin, worth of 30,000, 2 million. Pero, bumagsak ulit ito. Ayan, simula December 1, 2017, bumagsak siya dito hanggang January 1 2019. So dalawang taon din bumagsak yung Bitcoin. Naging ano na lang siya? Naging yan, 3,174. So magkano sa peso yun? 3,174. Naging 165,000 na lang. So ilang percent yun? From 1 million bumaba sa 165,000. So bumagsak siya ng halos 80%, more than 80% ang binagsak niya. At magandang balita kung bakit umuuso na naman yung Bitcoin ngayon, bakit laman sa mga news, laman sa YouTube, online news, mga trading blog, mga ganun, mga investment news, mga ganun. Malakas na naman yung, matunog na naman yung Bitcoin. Kasi ito na nga, mula nung February 1, ayan, nagsimula na siyang tumaas. Tumaas na siya. Ayan, umabot siya ng, mula sa 165,000, umabot na siya ulit sa 9,147.
47. So from 165,000 tumaas sa 475,000. So tumubo agad, kung bumili ka ng Bitcoin, nagkapera ka agad, tumubo agad ng 300,000. So ilang percent 'yon? Ang tinaas simula January 1 hanggang ngayon. Ayan. 172% ang tinubo, ang kinita mo kung bumili ka ng ano, January 1, 2019. So ilang buwan lang, 5 buwan lang, halos matriple na yung pera mo. So yun ang dahilan kung bakit maraming nag-i-invest dito sa Bitcoin, kasi pag ito umarangkada, talagang napakalaki ng gain, napakataas ng return. Pag ito nag-boom, mag-doble, ma-triple yung pera mo. Pero pwede ka rin malugi ng doble hanggang triple rin. Halimbawa, dito na kayo bumili sa 20,000. Kaya natin dito. Na-late kayo, yung sobrang tunog na ng Bitcoin, marami na nagsibilihan. Biglang bumagsak yan hanggang dito. From 2017 to 2019. From 20,000 to 3,000, ito ang nalugi nyo. 82% yan. So, more than 80% nga, 82%. So, hindi naman na bankrupt yung pera mo. Pero isipin mo, lugi ka ng 80%, halos maubos yung pera mo. Okay, paano ba tayo bumili ng Bitcoin dito sa Pilipinas? Kasi yung iba nga, nagsibilihan na. Siyempre, bibili rin tayo, di ba? At marami rin dyang networking na ginagamit na yung Bitcoin. Huwag lang kayo maniwala, baka ma-scam lang kayo. Maigi pang bumili kayo ng sarili nyo. At least sigurado kayo. Okay, kung gusto nyo yung bumili ng Bitcoin, ito, merong website dito sa atin sa Pilipinas, kung sa mga di pa nakakaalam, itong coins.ph. May link ako sa video description. Click nyo lang yung link para mag-sign up kayo. Okay, ito, Pinoy company talaga to. Ayan, coins.ph. Ayan. So, sa website na to, makabili tayo ng Bitcoin. Ayan, pwede tayong bumili ng load, magbayad ng mga bills, mga game load, mga ganun, mga e-pins, kung tawagin. Bitcoin, makabili tayo dito ng Bitcoin. Okay, makikita natin, ito may peso wallet. Ito yung pera ko. 700 pesos, yan. Mag-cash in pala, maglagay ng pera dito, madali lang. Ayan, 7-Eleven, Western Union, Lulier, Palawan Pawn Shop. Yan, so madali lang mag-deposit dito. Bank transfer. So, marami. Marami. Napakadami para sa ating mga Pinoy. At ito na nga, papakita ko sa inyo kung paano bumili ng Bitcoin dito. So ito, may 700 pesos ako. Yung presyo ng Bitcoin ngayon nasa 400. Magkano ba yan? Nasa 400,000. Round up na natin. 400,000. 700 pesos lang meron ako. So okay lang naman yan, kasi hindi naman isang Bitcoin bibilihin natin. Pwede namang 0.0001 Bitcoin, mga ganun. Kaya ang gagawin lang natin, pindutin lang natin yung convert. Yan. Yan. Mag-click natin ng convert. Lagyan natin dito yung balance natin. Yan. 700 pesos. Ay, mali. Lagay maging Bitcoin. So ito na yon. Hindi isang Bitcoin yan. 0.0016519 Bitcoin. Pindutin natin yung convert. Ayan. So, ayan, nakalagay na success. So, meron na akong Bitcoin yan. Bate sa wallet. Ayan, makita natin yung peso wallet ko, zero na. Pero pag klinik ko yung BTC wallet, in short Bitcoin, ayan, meron na. So,
makita natin, ito na yung Bitcoin Go worth of 669 pesos. Kasi may charge sa 40 pesos sa 700 o 30 pesos sa 700. Okay, so ganun lang, bumili ng Bitcoin dito. Kung gusto nyo, ibili lang. Pero kung gusto nyo naman i-trade yung Bitcoin, bibili kayo, tapos parang investment na ba? Parang trading na. Dito kayo sa etoro.com. Meron din akong link dito sa video description sa baba. Pindutin nyo lang. Dito sa website na to, hindi to dito sa Pilipinas. Ano to? Buong mundo to. Pero sa US talaga to. Yung company nila. Legit to. Buong mundo dito. Kilala to. Nandito yung mga trader, mga investor. Bumibili sila ng stocks. Pati ako, bumili ako ng stocks dito. May stocks ako dito. May, ayan, commodities. Forex meron. Ayan. So, ito yung mga stocks. Ayan, Microsoft. Ayan, makita natin. So, ayan, sa website nila, ayan, kitang-kita yung Bitcoin. Nasa pinakataas. Ayan, Bitcoin. So, ito na yung Bitcoin. Ang gagawin lang, mag-sign up lang kayo dito. Sa pag-deposit ng pera dito, pakita muna sa inyo. Ayan, para lang to sa may mga credit card, may mga bangko. Kasi wala nang ibang paraan para makapag-deposit tayo dito sa Pilipinas. Credit card or bank account. Ayan. So, ang makita natin. So, ito yung mga deposit option. Credit card, PayPal, Skrill, wire transfer or bangko, Union Pay, ni Teller. So, yun lang. So, pagbibili tayo ng Bitcoin, punta tayo dito sa trade markets. Ayan, makita natin agad yung Bitcoin. Pindutin lang natin yung Bitcoin. Ayan, makita natin. Makita natin yung mga comment ng mga ibang trader dito. Kung ano mga ano nila sa Bitcoin. Yung mga sinasabi nila. Status ng Bitcoin. Pwede natin tingnan. Ayan. Makita na natin dito yung chart ng Bitcoin. Ayan. So, ayan. So, sa pagbili, pindutin lang itong trade. At yan. Maglalagay ka lang kung magkano, ilang dollar. Sa website na to, US dollar yung pera dito. Pero pag nag-deposit ka ng peso, okay lang. Automatic na i-convert sa US dollar yun. So ayan, lagay mo lang kung magkano, tapos pindutin mo yung dito buy. Magkano? $100. Tapos tingin ko 100 yung minimum dito eh. Wala ko lang minimum dito. So bili. Subukan natin $50. So, pwede pa rin bumili ng Bitcoin kahit $50. Lagyan natin $10, 500 pesos. So, ayan, yung minimum ay $25 or nasa 1.5 peso. So, yun yung minimum para makabili ng Bitcoin. Tapos, pinutin nyo lang open trade. So, makita na din natin dito, ayan, yung Bitcoin tumaas ngayon ng 3.85%. Yan. Naglagay kayo ng 100,000, kumita kayo ng 3,800 yung araw. Okay, so yun lang tungkol sa Bitcoin. Kung nagustuhan nyo yung video ko, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo pag may bagong videos ako about sa mga ganitong topic. Yun lang, maraming salamat.